Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 4, 2024 at pag-usapan po natin ito pong mistulang pagtakas. Pero hindi natin alam kung talaga bang pagtakas na ito sapagkat alam naman natin na wala pang kinakaharap na kaso. Ito pong si Harry Roque sa hukuman. Reklamo pa lamang po sa Department of Justice at saka yung order of arrest ng House of Representatives or yung Quadcom. Hinggil nga po sa mga issue na kanya pong kinakaharap sa kasalukuyan. Pero masasabi na rin natin na fugitive talaga itong si Harry Roque kung ang pag-uusapan po ay ang kanyang responsibility na umattend diyan po sa House of Representatives. At dito po sa pag-uusapan po nating balita, kinumpirma po nitong si Harry Roque na wala na po siya sa bansa. Ito po ay tama lamang doon sa pagkakadulas ni Pusit sa kanyang live streaming na si Harry Roque ay umalis na po ng bansa. Pero alam po ninyo mga tol, kung talagang walang kasalanan itong si Harry Roque, dapat harapin niya. Eh kung si Leyla De Lima nga, na ikukumpara tuloy siya ngayon kay Leyla De Lima na isang babae pero merong bayag. Etong si Harry Roque, literal na merong bayag ito pero mukhang walang bayag. Ano? Kaya nagtataka tayo bakit yung isang babae nagpakulong ng 2,544 days or almost 7 years pero talagang nanindigan siya na wala siyang kasalanan. Eventually, lumabas po ang katotohanan na wala siyang kasalanan. Etong si Harry Roque, reklamo pa lamang, nagtataguna. Ano ba yan? Ano? May kasabihan tayo, you can run but you cannot hide forever, sabi nga, di ba? Eh, tingnan natin kung mangyayari yan sa mga nagtatago sa batas katulad po nitong si Harry Roque. Baka makalimutan din natin, meron din po nagtatago sa batas si Gerald Bantag. Hanggang sa ngayon, hindi pa po nahuhuli ng ating mga otoridad. Ngayon, puntahan po natin ang balita kaugnay po ng pagkumpirma nitong si Harry Roque bago natin suriin yung mismong live streaming niya kung saan hinango ito pong balita na ating pong papanoorin. Idan, kinumpirma ni dating presidential spokesman Harry Roque na wala na siya sa Pilipinas. Si Roque ay pinaaresto ng House Quad Committee na nag-iimbisiga sa koneksyon umano niya sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Palagay ng Bureau of Immigration, illegal na nakalabas ang bansa si Roque. Unang balita, si Salima Refra. Nakakalungkot naman, ano? Para tuloy nagiging inutil ang ating Bureau of Immigration. Eh. Lagi na lang meron silang palusot. Eh. Dapat yung mga ganitong pagkakataon na kahit sa illegal na paraan ginamit ng mga tao na ito yung kanilang pagtakas sa bansa o pag-alis sa bansa, dapat namumonitor dapat nila yan. Eh. Saka bibigyan din natin ng emphasis mamaya, ah. Ito pong mga kawani natin ng gobyerno doon po sa UAE. Bakit ninyo hinayaan na makapag-oath itong si Harry Roque nang hindi nyo man lang ipinapaalam sa ating otoridad? Alam nyo naman kung gaano kaputok ang pangalan nitong si Harry Roque. Hindi naman siguro kinakailangan na kayo pa'y utusan. Ang kailangan lamang, kayo'y magkusa. Imposibleng hindi nyo po nalalaman ang mga balita dito sa Pilipinas na turing ang taong gobyerno kayo na pinagkatiwalaan dyan po sa United Arab Emirates. Muli ngayon, no? Nagdahin po akong aking counter affidavit, no? At itong counter affidavit pong ito ay sinimpang ko sa harapan ng Filipina Embassy, Philippine Consulate sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque na mismo nagsabi, wala na siya sa Pilipinas nang panumpaan ang kontrasalaysay na isinumite ng kanyang mga abogado sa Department of Justice. May petsang November 29 na numpa si Roque kay Third Secretary at Vice Consul Kevin Mark Gomez sa loob. Diba November 29, 2024? Anong nangyayari dito sa mga taong gobyerno na ito? Wala ba kayong kusang loob? Wala ba kayong inisyatibo? Alam niyong pinaghahanap ng otoridad si Harry Roque dito sa Pilipinas. Ayaw niyong tumulong sa gobyerno na ipaalam man lamang. Nauna pang si Harry Roque ang magpaalam sa publiko na nandyan siya sa bansa na inyong assignment. Gasino man lang, napakabilis ng komunikasyon natin sa kasalukuyan mga tol. Oh, for information lang, si Harry Roque ay nagpunta po dito para magsumite ng kanyang sinumpaang salaysay para magsumite ng kanyang salaysay at mapanumpaan sa harapan po namin.
Ang tanong natin ngayon, ano ang maaaring maging consequences nitong mga pangyayari na ito dito po sa mga opisyal na ating binabanggit? Wala ba itong pananagutan? Sa ating gobyerno, nagtatanong po tayo, may pananagutan kaya ito pong mga consul na ito, itong ambassador, kung sino man yan? Dahil alam nila eh, na nandoon si Harry Roque. At nung mga panahong ito, may lookout bulletin na si Harry Roque. Siguro naman, obligasyon ng taong gobyerno na ipaalam kung nasaan itong si Harry Roque, kung the moment na makita nila, at that time nakita nga nila, dahil sa harapan daw mismo nila, nanumpa itong si Harry Roque. Parang hindi ito katanggap-tanggap, mga tol. ...ng Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Tugon ito sa reklamong qualified human trafficking matapos siyang idawit sa niraid na Lucky South 99, isa umanong illegal na pogo. Sa mga hindi nakakaalam nung background ng story, si Harry Roque ay di umano'y abogado ng isang korporasyon na nagpapaupa dito sa Lucky South 99. Whirlwind Corporation. I hope tama yung pagkakaalala ko, no? Pero hindi po ganun yung mga nakitang ebidensya kinalaunan. Lumalabas na meron po siyang direktang connection sa Lucky South 99 bilang abogado nito. Pero itinatanggi po yan ni Harry Roque. At sa mga dokumento pang pinapakita, eh, meron talagang connection sa Pogo operation itong si Harry Roque. Kaya naman nagresulta po ito sa reklamo na sa Department of Justice, particular sa human trafficking. At yun po yung dahilan kung bakit siya nandiyan sa inyong embahada at nagbigay ng counter affidavit para panumpaan, pero wala kayong ginawa. Hindi nyo man lang ipinaalam sa gobyerno ng Pilipinas kung saan bahagi kayo na si Harry Roque na nagtatago, matagal nang pinaghahanap ng ating mga otoridad na merong lookout bulletin, wala kayong kusang loob na ipagpaalaman lamang sa ating gobyerno. Eh baka dapat sa inyo, pagtatanggalin kayo dyan sa inyong posisyon. Mga wala kayong kwenta, ayaw nyo man lamang mag-initiate ng action, ano? Magkaroon ng inisyatibo para kahit paano makatulong kayo sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa dito. Talaga kayo, palibasa, malayo kayo eh. Anyway, tuloy tayo dito sa pakikinig sa balita. Pub sa Porac, Pampanga. Pero dahil sa labas ng Pilipinas sinumpaan ng salaysay at hindi sa piskalya, magtatakda pa rin. November 29, 2024, may lookout bulletin na kay Harry Roque. Tapos kayo dyan sa embahada sa UAE, wala man lang kayong ginawa, hindi nyo man lang in-inform ang ating gobyerno. Kung hindi pa umamin itong si Harry Roque, hindi pa baka hindi pa nagsalita itong ating Bureau of Immigration na kumpirmahin na wala na sa... Kasi nung una, sinasabi nila, nandito pa sa bansa si Harry Roque. Clarificatory hearing and panel of prosecutors. Even if he submits a counter affidavit through his lawyers, hindi ibig sabihin na tatanggapin nilang kaagad ng panel yan. Bakit kailangan kaharap siya ng prosecutor is because nakasaad sa ating batas that the prosecutor has to examine and make sure that the one who executed the counter affidavit is really the person. Ito, labanan ito ngayon ng legalidad. Kasi ang paniniwala ng prosecutor general, ito pong nagsasalita sa harapan, ay dapat may presensya pa rin ng prosecutor. Pero sa paniniwala naman ni Harry Roque, hindi daw kinakailangan. Ang kailangan lang daw, presensya ng otorisado sa batas para magbigay ng panunumpa. Kung sino man yung nakapirma doon, siya yung tao na harap pag ito yung nanumpa, kahit via Zoom or online. Kung gusto nila ma-verify na ako yung sumipo, tawagan po nila yung consul and notarize, at tawagan din nila si Ambassador Ver. Yan, dalawa na yan. Yung consul na nag-notarize at saka yung ambassador na yan. Dapat pagpaliwanagin yan ng ating Department of Foreign Affairs. Kasi sangay nila yan eh. Nasa ilalim po ng kanilang pamumuno yan. Nagtataka talaga tayo bakit walang kusa na pag-i-inform, walang kusang loob na mag-inform itong mga binanggit ni Harry Roque na ambassador at consul para kahit paano malaman lamang ng ating otoridad na nandoon pala sa kanilang jurisdiction itong si Harry Roque. Ano kayo? Mga sip-sip ba kayo kay Harry Roque?
instead na tumalima kayo sa mga ginagawa ng gobyerno dito sa Pilipinas, partikular yung paghahanap at sana pagtulong na paghahanap kay Harry Roque. Na personally present nung ako'y nanumpa. Pero wala po sa rules na kinakailangan ako'y magpakita dahil ang rules specify that I should take an oath before a government personnel na may kapangyarihan na magbigay ng oath. Iniimbestigahan ngayon kung paano nakaalis si Roque ng bansa sa kabila ng immigration. Hugas kamay na naman kayo, Bureau of Immigration, lagi na lang ganito. Nalusutan kayo ni Gowaping nung nakaraang mga buwan. Tapos ito na ulit na naman sa inyo. Para tuloy incompetent ang ating Bureau of Immigration eh. No, pasensya na, pero parang ganun ang lalabas sa harapan po ng publiko eh, dahil kung sino-sino na lamang yung pinanggagalingan ng impormasyon, nahuhuli kayo lagi sa pagkalap ng impormasyon. Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa kanya at sa arrest order na inilabas ng Kamara dahil sa hindi pagdalo sa Quad Committee hearings nito. I'm no longer in Abu Dhabi. I went to Abu Dhabi para ma-subscribe yan, but I'm no longer in Abu Dhabi. I am still outside the country. Tumanggi si Roque na sabihin ang mga detalye ng pag-alis niya ng bansa. Pero tingin ng Bureau of Immigration, sa illegal na paraan umalis ng Pilipinas si Roque at maaaring nagpresenta pa ng pineking immigration certification sa Pinoy. Ito, parang sablay ang Bureau of Immigration dito eh. Ipagpalagay natin na nagpresenta ng peking dokumento itong si Harry Roque. Bakit hindi nyo nalaman? Di ba? Common sense naman yon, Bureau of Immigration. Kung sinasabi ninyo nagpresenta ng mga falsifikadong dokumento itong si Harry Roque, dapat nalalaman nyo yan dahil nasa lookout bulletin na nga siya. Kung wala man siya sa lookout bulletin noong mga panahon na umalis siya rito, dapat nagkukusa kayo na i-monitor ang galawan ng mga tao na ito. Napakaingay ng kanyang pangalan. May reklamo na sa Department of Justice. Tapos ganun-ganun lamang. Napakahirap tanggapin mga tol eh. In a logical mind ng isang tao, ikakatwiran ngayon ng Bureau of Immigration na gumamit ng mga falsifikadong dokumento. Kung gumamit siya ng mga falsifikadong dokumento, given na yun, pagpalagay natin na ganun talaga yung nangyari, dapat alam nyo na wala na siya sa bansa. Di ba? Para kayong isda na uhuli sa sarili nitong bibig. Mas maigi sana kung ang idinahilan nyo na lamang ay illegal ang paglabas ni Harry Roque sa ating bansa at siya po ay hindi gumamit ng mga forts, yung mga normal, regular forts katulad ng air at saka yung sea forts. Di ba? Tumakas siya sa pamamagitan ng backdoor. Baka mas mapaniwala nyo pa kami, pero kung ganito yung ikakatwiran ninyo, mga falsifikadong dokumento ginamit ni Harry Roque, dapat nakita ninyo yun. At dapat ipinalam nyo na kagad, particular sa Quadcom, na wala sa bansa si Harry Roque. Kasi may mga dokumento siyang pinresenta. O, sana, sa susunod na pagdinig ng Quadcom, ha, ito pong Bureau of Immigration, mapagtatanong po ito ng ating mga kongresista. At alamin kung meron ba talagang incompetence sa parte nila. At baka meron na namang matanggal dyan pag nagkataon. Napalitan na nga yung isa dahil kay, ano ba dahilan nun? Kay Gowaping ba? Kaya natanggal yung isa. Sino ba ngayon ang nakaupong commissioner ng Bureau of Immigration? O baka ikaw ang sumunod dyan, ha? Eh, wala kaming magagawa kasi yun yung logical na conclusion sa aking isipan eh. And I believe, sa mga manonood natin, maaaring yung iniisip ko, ganun din naman kayo eh. Parang hindi kasi katanggap-tanggap ang dahilan ngayon ng Bureau of Immigration. Ng taong bansa, sa nakikita po natin dito sa nangyari na ito, maaaring gumamit po siya ng ibang pamamaraan, illegal na pamamaraan po, upang makalabas dahil wala pong record ang immigration na prinoseso po siya. O yun, ang sabihin ninyo. Pero yung kanina sinasabi sa balita na siya'y gumamit ng mga falsifikadong dokumento, parang hindi yun tama. Mas kapanipaniwala pa yung dahilan nitong spokesperson ninyo. Kung hindi po dumaan sa immigration, maaari pong may ginawa doon sa pasaporte upang magmukhang dumaan sa immigration. Kung yun po ang nangyari at meron pong falsification na nangyari, maaari po siyang kasuhan.
it's high time na talagang i-verify natin yung sistema ng ating airports natin or... Kaya ngayon mga tol, napakahalaga ng Quadcom eh, kasi sila yung lilikha ng batas para yung mga ganitong pagkakataon hindi na maulit. No, paulit-ulit na lamang, harap-harapan ng binabastos ng mga tao na ito ang ating batas. Walang pagrespeto, walang paggalang, particular itong si Harry Roque. Private hangars and all that. Pinag-aaralan na raw ng Bureau of Immigration Legal Department ang paghahain ng kaso laban kay Roque. Samantala, humiling naman ang PNP-CIDG at PAOK ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order laban sa iba pang respondents sa reklamo. Ito ang unang balita sa Lima Refrain para sa GMA Integrated News. Hindi ka tanggap-tanggap ito mga tol. Pero ganun pa man, wala tayong magagawa. Tayo nagre-react lang naman eh. At syempre, panoorin natin yung kabuuan ng live streaming nitong si Harry Roque. I-audio ko na lang mga tol kasi baka i-strike tayo ni Harry Roque. Alam niyo naman kung gaano natin ito binabanatan. Pakinggan natin ang kanyang mga dahilan dito. Yung buo, no? Kasi simplified yung ano eh, yung balita eh, mga excerpt lang sa video ni Harry Roque. Kaya tingnan natin. Hindi ako nanonood kay Harry Roque, pero kailangan nating pakinggan sapagkat meron ako nabasa na isang post ni Paring Ayam Dizon. Ginagaslight nitong si Harry Roque ang kanyang mga manonood, ang publiko, sa pagsasabi na walang kasalanan, ito pong si Sara Duterte. Okay, tingnan natin kung ano ba ang kapanipaniwala. Yung dahilan ni Harry Roque na ibinigay o yung paliwanag din nitong si Ayam Dizon sa kanyang page. Mamaya, puntahan natin yun. Magkakasama tayo buli ngayon. No? Naghahain po ako ngayon ng aking counter-affidavit. No? At itong counter-affidavit pong ito ay sinimpuan ko sa harapan ng Philippine Embassy, Philippine Consulate sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Para po masampahan ako ng kaso for syndicated human trafficking, kinakailangan mapruebahan na mga nagre-reklamo na mayroong trafficking na posibleng nangyari at ako nga ang posibleng responsable dyan. No? Ang elemento ng trafficking ay yung akto na pagre-recruit, yung pamamaraan sa pamamagitan ng pananakot o panloloko, at ang kadahilanan ay para pagsamantalahan yung trabaho ng tao na naging biktima. Unang-una, sa supplemental affidavit, wala pong kahit anong aligasyon na ako po ay nag-recruit sa pamamagitan ng pananakot o panloloko. Yun naman pala eh. Sinasabi mo, wala kang kasalanan, eh bakit nagtatago ka? Flight is an indication of guilt. Kasabihan yan. At alam na alam mo yan, Harry Roque. Bakit ayaw mo gayahin si Leila De Lima? Hinarap ng buong tapang yung mga imbentong kaso na ibinato nyo sa kanya nung panahon na kayo'y nanunungkulan pa. Palibasa, gawain nyo kasi kaya natatakot kayo ngayon sa sarili ninyong multo. Iniisip ninyo, gawa-gawa lamang itong mga kaso laban sa inyo. Pero iba yung sinasabi ng mga ebidensya na ipinapakita sa Quadcom. Kahit pangkaraniwang Pilipino na talagang tumututok sa Quadcom hearing, mamaniniwala eh, na merong katalagang kaugnayan eh. Pero ganun pa man, syempre lahat yun ay puro akusasyon lamang. At kung hindi ka guilty, muli, sasabihin namin sa iyo, Harry Roque, bakit ka nagtatago? Kasama pa asawa mo, nagtatago din. Ano bang meron sa inyo? Bakit kayo nagtatago? At para pagsamantalahan ang kanilang trabaho, wala pong kahit anong aligasyon na ginawa ko yung bagay na yan. Dalawang bagay lang po ang naging basihan ng CIDG at ng PACC. Alam mo, Harry Roque, kahit anong paliwanag mo dito sa Court of Public Opinion, hindi na malilinis ang pangalan mo. Ha? Ito, itong ginagawa natin, Court of Public Opinion ito. Pero hindi mo na malilinis ang pangalan mo rito kahit magpaliwanag ka na magpaliwanag dyan sa YouTube channel mo. Harapin mo problema mo. Ganun lang yun. Bilang isang abogado, dapat hindi mo tinatakasan yung mga ibinabatong akusasyon sa'yo. Magaling kang abogado, dapat alam na alam mo yan. Kaya ang logical conclusion, may kasalanan ka talaga. Kaya ka nagtatago sa batas dito sa Pilipinas. Para ako isampahan ng reklamo, yung pagsama ko kay Cassie Ong sa PAGCOR para magbayad ng gifts doon sa pagkakautang nila dahil nga di umano'y nadispalkohan sila, at saka yung papel na nagpapakita na ako di umano ay legal counsel. No? Alam niyo na naman ang aking nasabi dyan sa pagsasama ko kay Cassie Ong,
Yung panahon pong yun, legal ang Lucky South 99. May lisensya po sila hanggang Enero. So hindi po ako naglakad para magkaroon ng lisensya ang Lucky South. Lahat ng mga dinadahilan mo, sabihin mo sa korte pagka dumating na yung punto na ikaw ay nasa hukuman na. Pero ma-anticipate mo naman kagad yun eh. Alam nyo mga tol, kung may katotohanan talaga itong sinasabi ni Harry Roque, confident itong haharap sa prosecutor's office eh. Kasi sasabihin niya lang, wala talaga akong kasalanan at ito ang katotohanan. At kung yun ang makikita ng prosecutor, hindi siya sasampahan ng kaso. Eh nasa complaint pa lamang level eh. Di ba? Nirereklamo pa lang siya sa Department of Justice. Wala pa sa hukuman. Hindi pa nga siya ikukulong. Humarap lamang siya. Pero dahil malamang sa malamang, guilty talaga itong si Harry Roque. Kaya nararamdaman niya eventually na yung reklamo, kakikitaan ng probable cause at aakyat sa hukuman at lalabasan siya ng warrant of arrest para sa isang kaso na kung malakas ang ebidensya ay hindi siya makakapagpiyansa. Tinulungan ko lang po sila para magkaroon ng rescheduling of payment dahil ang sabi nga nila na biktima sila ng pagdidispalko. Pangalawa, yung papel po, malinaw. Sa ngayon po sa rules of court, kinakailangan merong mag-authenticate niya. Yung nakakita, na ginawa yan at siya ang gumawa. Wala po akong kinalaman sa papel na yan at si Cassie Ong mismo sa kanyang testimonya sa Senado at sa kanyang sinumpang sa Resay ay nagsabi na nagkamali lang po yan ang paglagay ng aking pangalan. Ganun pa man, kung ako'y legal counsel, na hindi ko naman talaga inaamin at tinatanggi ko yan, pinasisinungalingan ko yan, ang katotohanan ay pagiging abogado ay hindi krimen. Dahil ang ginagawa ng mga abogado, masigurado ng lahat ng operasyon ng kanilang mga kliyente ay sangayon sa batas. Hindi naman sinasabi na yung pagiging abogado mo ay krimen eh. Ginagaslight mo ang tao eh. Ang sinasabi, you performed an act in violation sa human trafficking law. Yun, Harry Roque. Gumawa ka ng mga bagay-bagay na lumabag doon sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 as amended. Hindi yung pagiging abogado mo ng Lucky South 99 o kung ng Whirlwind Corporation. Ibig sabihin, bilang isang abogado, ikaw ay gumawa ng mga bagay-bagay na lumabag sa batas na yon. Hindi yung literal na pagiging abogado mo. Ina-gaslight mo ang tao, Harry Roque. At ako nga po ang nagsabi nung matapos na ma-verify na hindi sila na-renew ng lisensya na dapat huwag mag-ooperate ang Lucky South dahil madadamay ang Whirlwind na siya nagpapaupa ng premises nila sa Lucky South. At kaya nga naman po nung sila'y nag-raid, nung araw na nag-raid sila sa Pora, wala po silang nakitang operasyon. So yan lang po ang aking opening statement. I'm ready to answer questions. Press conference pala ito. Hindi pala ito normal na vlog ni Harry Roque. O, sige, tingnan natin kung ano-ano yung mga katanungan dito sa kanya. Hi Sir, Luisa po from PTV. You mentioned Sir na notarized po yung inyong counter affidavit sa Abu Dhabi. Are you currently po in Abu Dhabi, Sir? I'm no longer in Abu Dhabi. Wala na. I went to Abu Dhabi para ma-subscribe yan, but I'm no longer in Abu Dhabi. O, maniniwala ka ba dyan? Kung wala na siya sa Abu Dhabi at ang kanyang mga pasaporte ay hindi naman tama, paano siya makakalabas ng bansang Abu Dhabi? Kaya malamang sa malamang, nandiyan pa rin yan. Dinideny niya lamang na wala na siya dyan. Pero kung wala na talaga siya, mas magiging madali para sa ating mga otoridad dahil ito ay lalabas na illegal alien. Ano? Ang pinakamabisa nga po rito mga tol, I do not know kung tama sa panahon na ito ha, dahil wala pa naman siyang kinakaharap na kaso, baka pwedeng kanselahin na yung kanyang pasaporte. Tingnan natin ano, kung ano ang magiging, pero parang wala akong nakikitang basihan eh. Unlike kay Go Wapping na ang basihan ng pagkansela ng pasaporte ay dahil hindi nga po siya Pilipino. Pero dito, wala pa kasing kaso sa hukuman. O, sige, tingnan natin sa hinaharap kung ano ang magiging hakbang dito ng ating mga otoridad. Pero malaking challenge po sa inyo ito. Lalong-lalo na sa Bureau of Immigration, harap-harapan kayo nilulusutan ng mga nagtatago sa batas. Nakakahiya naman yan. Okay? O, next question. Sir, hi. Salima na friend po of CMA 7. Thank you, sir. Apa. Sir, ang sinasabi po ni PG Fadulion is that
kakailangan nito kung humarap kayo doon sa susunod na pagdinig. It will be scheduled daw po. Dahil gusto daw po mapatunayan na kayo nga daw po talaga yung nanumpa doon sa inyong counter affidavit. At kailangan daw po ito po ay nasa isang teritoryo ng Pilipinas. Kayo po ay pupunta po ba sa isa pa pong embahada? Hindi na po. Kung gusto nila ma-verify na ako ay sumipo, tawagan po nila yung consul na notarized at tawagan din nila si Ambassador Ver na personally present nung ako'y nanumpa. Pero wala po sa rules na kailangan ako'y magpakita dahil ang rules specify that I should take an oath before a government person. Tayo'y nananawagan na sana magpaliwanag itong binanggit niyang ambassador at saka consul kung bakit hindi man lamang nila ipinaalam sa ating mga otoridad na sa panahon na yan na binabanggit ni Harry Roque, siya ay nagpunta sa kanilang tanggapan at nag-take ng oath para sa kanyang counter affidavit. No? Hindi dapat ito palagpasin. Otherwise, kung ganito ang mga taong gobyerno po natin, walang pakialam, basta gagawin lang nila yung ministerial duty nila, eh dapat pinagtatatanggal po yan sa pwesto. Dapat ang mga taong gobyerno po natin may kusang palo. No? Alam na alam ninyo, dito sa Pilipinas, pinaghahanap si Harry Roque. Tapos manunumpa sa harapan ninyo, November 2024. Hindi nyo man lang kinusa na ipaalam. Mga wala kayong kwentang public servant kung ganyan ang diskarte ninyo bilang public servant. Tunnel na may kapangyarihan na magbigay ng oath. So kung sila po'y duda na ako'y hindi sumipot, kontakin po nila yung consul, kontakin po nila si Ambassador Ver. I do not have the power to require the attendance of either Vice Consul Gomez or Ambassador Ver. Sila po ang dapat makipag-ugnayan sa Embassy ng Pilipinas sa UAE. Next question. Nanteteng na yan. Yes, meron pa pong ibang katanungan. Ang bagal magtanong ng mga nandito. Inaantay natin yung masasabi niya kay Sara Duterte. Otor, pwede po kayo nung nanong ba kayo nun sa embassy? Baka we can use as a material report? Meron po kayong photo or video nung nanong pa po kayo sa embassy para po monitorize itong counter. It's as simple as contacting Vice. Pero mapapatunayan yan. Siyempre may CCTV naman yung embahada. Makikita kung talagang sa mga panahon na yan, eh nagpunta doon si Harry Roque. Pero immaterial yun eh. No? Nagtataka ko bakit kailangan pang itanong yun eh. Dahil hindi naman sasabihin ni Harry Roque ngayon na siya'y nanumpa sa paitsa na yan kung hindi totoo. Dahil andali lang ikumpirma niyan sa embahada. What is material now? Bakit walang ginawa itong mga taong gobyerno na ito na ipaalam sa ating otoridad na nandoon sa kanila si Harry Roque nung mga panahong iyon? Eh pinaghahanap na po ito rito sa Pilipinas. Consul Gomez, at sinasabi ko nga, Ambassador Ver was also present when I was in the embassy. So yun ang gusto nilang pakay, ask the public officers dahil hindi po magsasinungaling ang Vice Consul at Ambassador ng Pilipinas sa UAE. Okay, next question. Bagal. Okay, meron pa pong katanungan. Sir, ito. Pahabol po sana, sir. Confirm lang po sana namin, currently are you in the country, in the Philippines, sir, or nasa labas pa din po ba sana kayo? Paulit-ulit. I am still outside the country. Thank you, sir. Di nakikinig do reporter. Sir, pahabol lang po, sa Lima again of GMA. Hmm. If kumari lamang po, no, I'm just gonna try. Can you share details po kung kailan pa po kayo nawala sa bansa, umalis? No comment on that one. Ayun lang. Ayaw mag-comment. I respect that, sir. Maraming okay. Salamat po. Thank you, sir, din po for understanding. Sir, Ben po sa PNA, how about yung nature ng visit nyo to the Middle East? Is it a business visit or social visit? Kung compelled na sagutin. Well, I had to have my sworn statement notarized. I came to UAE just for the purpose of notarizing that. Next, wala bang maayos na question? Sir, last na po. Baka lang gusto niyong mag-comment doon sa impeachment case on VP sa... Ito pala yung inaantay natin. Ano? Kasi ginagaslight daw ni Harry Roque dito. Dahil hindi ko pa naman napanood itong video na ito. Nabasa ko lamang kay paring Ayam Dison yung post niya kanina pagising ko. Kaya sige, panoorin natin.
Para, do you have any statement regarding to that? Well, unang-una ako, si naman po yung gumawa ng impeachment, nakakahiya po. Ako po ay nag-draft na ng tatlong impeachment complaints sa aking karera. Hindi naman ako. Nakakahiya daw kayo, Leila De Lima. Nakakahiya daw kayo. Kung sino pa yung mga abogado na nandoon. Kasi sila yung sumusuporta. Imposible naman na wala silang bahagi ng articles of impeachment sa pagbuo nito. Ang ipinakita lang kasi so far, yung buod eh, na pinipintasan ng mga DD sheet na para daw hindi gawa ng isang abogado. Pero yung mismong impeachment complaint, hindi pa po natin nakikita yung more than 30 plus pages na yon na composed of 24 articles. Hindi pa po natin nakikita yon. Kaya yun ang pinagtatawanan nila ngayon. Kung magsasampa ng ganun, wala namang kabisibasihan ang mga impeachment grounds niya. Pati yung pagiging di umano spoiled brat ay naging ground na for impeachment. Ganun pa man, I recognize that impeachment is a political process, it's a numbers game. Pero sa panahon ng eleksyon, I'm sure itong mga kongresista mag-iisip kung nais nilang magalit yung 32 million. Tama, mag-iisip kung nais nilang magalit yung 31 million na lang. Huwag ng 32 million. Kasi puro kayo 32 million ng 32 million eh. Pagpunta pa nga lang sa EDSA, hindi nyo na kayo makaabot ng 1,000. Wala na yung 32 million, Harry Roque. At sabihin ko na rin, wala na yung 31 million para kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero naniniwala ako na mahigit sa 25 million ang nananatiling butante ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipagpalagay natin na yung 7 million kay Sara Duterte, still kakaunti yun. Ano? At kung itong mga kongresista na ito mag-iisip ng tama, tingin ko papabura nila ang impeachment para maiakyat sa Senado. Kasi bakit? Galit talaga ang majority ng mga tao ngayon kay Sara Duterte. Yun ang katotohanan. Kapag ka ang mga kongresista na to ay pumanig kay Sara Duterte, pretty sure matatalo ang mga yan. Ha? Lalo yung mga senador. Dito, bubuhos ngayon ang suporta ng tao eh. Kaya nga gustong-gusto ko matuloy talaga itong impeachment mga tol eh. Dahil sa pamamagitan kasi ng impeachment na ito, mahahayag ang mga ebidensya laban dito sa mga Duterte, particular kay Sara Duterte. At magiging basihan natin yun para pumili ng tama sa mga iboboto po natin sa Senado at sa ating mga distrito. Na bumoto para kay Inday Sara Duterte. Meron nga gumawa ng computation na kung pag sasama-samahin mo lahat ng boto na nakuha ng mababang kapulungan, hindi pa yan aabot sa 32 million. So it's a political game. We know that it's a numbers game, pero panahon din ng eleksyon. At ako, dahil ako'y politiko ron, mag-iisip ako ng 10 beses bago ako magsuporta na walang basihan na impeachment. Wala daw basihan. Nakong nanteteng na yan. O, sinasabi niya, walang basihan ha, ang impeachment complaint. Pero tingnan nga natin yung post ni parang Yayam Dison. Kasi parang hindi ko nadinig doon sa video eh. So, tingnan natin ha. Hindi pala sa video nang galing. Ano? Ito pala ay komento ni Harry Roque sa kanyang Facebook page. Sabi ni Harry Roque, "Heto na po ang proof beyond reasonable doubt." Ang lakas mang gaslight, ano? Para sa kanya, wala talagang kasalanan si Sara. Naniniwala ba kayo mga tol na walang kasalanan si Sara Duterte? Na walang anomalya sa confidential funds ni BP Sara. Commission on Audit, unqualified opinion. Ibig sabihin, all clear si BP. Sa inyo, Committee on Bad Governance. Oh. Tayo, hindi ako makakasagot dito talaga ng objective. Kasi alam naman natin na usapin ito ng financial na matter, ano? Kaya aasa tayo sa isang accountant. At yon si Yayam Dison, accountant ako kasi criminologist ako eh. Okay? Sabi po dito sa Independent Auditor's Report. "The Honorable Vice President, Republic of the Philippines, opinion. We have audited the accompanying financial statements of the Office of the Vice President, which comprise the Statement of Financial Position as of December 31, 2023.
And the statement of financial performance, statement of cash flow, statement of changes in net assets, statement of comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies. Ang naka-highlight ni Harry Roque, i-shorten ko na lamang, is basis for unmodified opinion. Ngayon, ano po ang pinalalabas ni Harry Roque raw dito? Wala daw kasalanan si Sara dahil unqualified opinion, unmodified opinion or unqualified yung sinabi po ng independent auditor. Kaya puntahan natin at gamitin natin ito pong post ni Yayam Dison. Dear Harriet, let me teach you a thing or two about auditors' unqualified or unmodified independent auditors' report so that your followers and readers of your post will not be misled by your gaslighting. By the way, it would have been more helpful if you showed all the pages of the COA auditor's report. Oh, first page lang kasi yata ito. Hindi, parang ano nga lang ito eh. Letter, front letter lang ano, ng COA. Because I believe what you showed is only the page that is favorable to your idol to fit the narrative that you want to convey to the public. Anyhow, here's my explanation of what an unmodified audit opinion is and its implications on confidential intelligence funds. O, mag-aral tayo rito ha. Hindi ko rin po alam, wala akong idea sa mga bagay na ito. Sabi po dito nitong si Ayam Dison, an unmodified audit opinion issued by the Commission on Audit to the Office of the Vice President of the Philippines for 2023 is often interpreted as a clean bill of financial health. Okay? Parang sinasabi na ito yung listahan, tamang listahan ng sabihin na natin paggasta ng Office of the Vice President. However, it is important to clarify that such an opinion does not automatically imply the absence of irregularities or anomalies, particularly concerning the disbursement of confidential and intelligence funds. In short, mga tol, parang sinasadya sa atin dito nitong si Ayam Dison na ang listahan na isinumite in particular ng Office of the Vice President sa Commission on Audit for their perusal is at first glance tama. Pero upon perusal, no, yung talagang malalim na pag sasaliksik doon sa mga dokumentong isinumite, maaaring doon lalabas ngayon yung mga irregularidad. At ganun na ganun po yung nangyayari sa kasalukuyan. O why? Sabi dito ni Yayam Dison, an unmodified audit opinion simply indicates that the financial statements present a fair and accurate representation of an agency's financial position in compliance with applicable accounting standards. Halimbawa, ako gumasta ng pera, namumuno ako sa ahensya, o isumitin natin to dyan sa Commission on Audit. Siyempre, ang presumption, tama yung mga sinumiti kong dokumento. At maaaring ganun yung unang pagtingin ng Commission on Audit dito. Pero kung susuriin ng mas malalim yung mga dokumentong aking isinumite, eh baka meron pang mga problema or irregular doon. At ganun yung nakikita dito ni Yayam Dison. It does not extend to a detailed examination of every transaction, especially those involving CIF, which are often subject to limited scrutiny due to their classified nature. The COA typically audits these funds with special guidelines, but the inherent secrecy surrounding CIF can restrict transparency and make it challenging to detect anomalies. Like for example, nung isinumite nitong Office of the Vice President ang pangalang Mary Grace Piatos bilang recipient ng confidential funds, as is sa COA, hindi na yung susuriin. Di ba? Pero dahil nga po sa mga controversy,
nasusuri na ngayon ito at lumalabas na yung inaakala ng COA na tama na isang Mary Grace Piatos ay lumalabas pala na hindi naman talaga tao. Dahil yan ay napatunayan na sa inilabas po na report ng Philippine Statistics Authority. Isang example na tinatawag pong irregular doon po sa mga nangyayari na yan ng paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President. Tuloy po natin. Moreover, the audit opinion is based on the information made available to COA by the agency. If certain documents are withheld or if transactions are deliberately concealed, potential irregularities may go unnoticed. Ito, may example dito si Yayam Dison. Examples of these are the 700 disbursement receipt without names, only signatures. The 300 receipt with names and signatures but can hardly be read by COA. The disbursement for safe houses, etc. Yun na. Yung nakita natin ito sa Kongreso na upon scrutiny ng ating mga kongresista, lumalabas na talagang parang hindi ito regular, hindi ito tama. Oh, this is particularly relevant for CIF as their sensitive nature allows for less rigorous public and even internal disclosure requirements compared to regular funds. In addition, if COA considers the financial statements of the OBP as free from any misstatement, irregularities, anomalies, infractions, or violations of government rules and laws, why would it issue notice of disallowances worth at least 73 million pesos, which the COA required the auditee to return to the government? Yun ang sagutin ninyo ngayon, Harry Roque. Yung tanong na ito, bakit nag-issue ng notice of disallowances ang COA kung talagang walang kasalanan yung idolo mo na si Sara Duterte? O, thus, while an unmodified audit opinion is a significant indicator of sound financial reporting practices, it does not provide absolute assurance of the absence of misuse or irregularities in the disbursement of CIF. Kaya nga, simple lang talaga eh. Kung talagang walang maling ginagawa itong tanggapan ng OBP sa pamumuno ni Sara Duterte, sagutin lang nila yung mga issue na ito. Ang pinaka-impamous dyan, sino? Si Mary Grace Piatos. Sagutin lang nila yon. Kahit yun na lamang. The rest, wag na nating isipin. Ipaliwanag lang nila, sino si Mary Grace Piatos? Kapag ka nasagot nila yan ng malinaw, eh baka mapaniwala nila ako. Vigilance, transparency, and independent oversight like what the Quadcom is doing remain essential to ensure accountability for these funds. Okay? O, ang nagsasalita po rito, certified public accountant with extensive experience in audit and financial management from both private practice and education sector. Kasi sa totoo lang mga tol, wala akong alam dito. Pare-pares lang tayong sabay na nag-aral ngayon. Salamat BMB Binirod sa inyo pong super sticker at pangkape. Maraming salamat po dyan. Thank you po sa blessing. Ngayon, meron pang akong nakitang balita kahapon eh. Ito pa oh. For the Periscope poll, tingnan natin. Pero parang magandang italakay natin to in a separate live streaming eh. Para mas mahaba yung discussion natin. Kasi lumalabas talaga dito sa shinir na balita ng For the Periscope poll na merong talagang irregularidad na pinaggagawa itong Office of the Vice President sa pamumuno nitong si Sara Duterte. Ito, mga ghost beneficiaries. Sige, in a separate live streaming, talakayin po natin ito para mas ma-detailed natin yung discussion. Anyway, before na maghiwa-hiwalay tayo, muli, shout out po sa inyong lahat. Maglalive po ako maya-maya tungkol nga po dito sa balita na isinare po ng For the Periscope. At sige, prepare ko na po yung ating susunod na live streaming.
Shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.